Sino ba yung nagtatikap sa inyo palagi? Only. Ikaw yung lagi nagtatikap doon. Lagi mong isipin na mas matalino ka doon sa doctor na kalaban. So, hanapin nyo, pag nagda-draft kayo palagi, winning condition palagi isipin nyo. Na yung winning condition, okay. Pagdating sa drafting, pag alam nyo yung lineup nila, wala yan, team lock, alam nyo na nakagawa sila ng play dahil sa tank nila. Pilayan nyo kaagad doon sa tank. Okay. Maghanap kaagad kayo ng plano. Lagi kayo naka-plan ahead na kalaban natin to, alam natin yung laguan nila, malakas sila sa ganitong setup play. So, pipilayan sila palagi doon. Winning condition yun pagdating sa drafting. So, bubutasan nyo yung pinakamahirap na player doon palagi sa kalaban. Or, kahit hindi yung tank, pag nakita nyo na si Nico, tatlo lang yung hero na ginagamit, pwede nyo tanggalin yun, eliminate yun palagi. Pagka, ano naman, pagdating sa RG, tatanggalin nyo sa RG or sabi natin first time yung makakalaban yung team na to, lagi nyo tatanggalin yung nakapagpahirap sa team composition nyo. Yan palagi, okay? Ano ba yung magpapahirap sa team composition natin? Ah, mahirap si Angela Ling, tanggalin nyo yun, at yung Ling, okay? Lagi nyo hindi isipin, ito yung mahirap sa team comp natin, ito yung patanggalin natin. Pag blind pick yung kalaban, okay? Pagdating naman sa drafting, lagi nyo iisipin yung winning condition. Next, sun base strong point nyo. Kunwari, pagdating sa panel nyo, palugi yung assassin sa kanya. Pero magaling siya mag-alpha, mga sustain hero o mga ganon. So, ipipick nyo yun, priority nyo siya. Ang kinagandaan kaya kayo pinagka-RG, para lumawak yung hero pool nyo. Kahit hindi nyo masyadong gamay, pero may sense of playstyle kayo or gameplay na kaya nyo i-implement dun, feasible yun. So, ibig sabihin nun, pwedeng gamitin yun, okay? Sabihin natin, sa panel nyo, pwede siya mag-alpha, alpha ginamit niya, ganda ng playstyle niya kahapon. Fredrin, Lance Tank, Martis, Bane, yung mga ganyan, mga sting. Iiwasan nyo muna yung mga high mech na hero tulad ng Ling. Yan, huwag nyo na Ling, bakit Ling? Bakit nyo na wala yung Ling, ito yung mga hindi nyo pwedeng i-pick kasi high mechanical yan. Isang maling gagawin mo dyan, ika-capitalize ng kalaban. Yung mga may hirap i-execute na hero nyo. Bani, hindi ako yung naman Helcar. Kasi ano lang naman yun eh. Mandatory, pero mahirap din i-execute yun kasi assassin pag nagkamali ka dun. Capitalize na sa team mo, pag mali yung pag-arap mo ng team, pag mali yung pag-arap mo ng first kill. Kailangan mo maging mechanically improvement pagdating sa panel. Pero itong mga to, hindi mo kailangan ng high rank kasi without skill. Wait, hindi mo masyado kailangan ng patakad portion. Ang kailangan mo lang gawin dyan, malaman mo ng skill na gagamitin, panel rotation, lahat-lahat, yun lang yun. Okay, exactly. Pagdating naman balik tayo sa drafting, di ba? Ito yung gagamitin nyo palagi pagdating sa panel nyo. Okay. Pagdating naman sa tank, ang lagi nyo gagamitin, hindi din high mech na hero. Okay. Ano yung mga high mech na hero? Yan, Chu. Mahirap ang gamitin. Cobra. Kung ano, confident level mo dyan, dapat mataas. Lagi kang batak, lagi mong ginagamit. Tulad ni Yawi, lagi mong ginagamit sa screen, lagi mong ginagamit sa RG pagdating ng tournament. Cobra. Yun, Atlas. Yung mga madadaling gamitin na hero, Bravo, Kaja, yan, mga ganyan. Ano pa? Gulita, Hilda, okay. Yung mga madadaling gamitin na hero, lagi nyong i-complement sa team nyo yung madadaling gamitin na hero para mas madaling execute yung plan nyo. Pagdating naman sa marksman, situational. Pagdating sa post-forget, situational. Pagdating sa XP, situational. Pero dapat, alam nyo gamitin yung mga hero mo na ano. Kasi minsan sa XP ngayon nag-rotate lang sa 4 na hero. Sa post-for, 4 na hero. Sa marksman, 4 na hero. Ganun lang yun. Pilang madaling laguin ngayon sa draft is yung panel. But in, kahit palagi implement nyo. Lagi yung tandaan pagdating sa drafting, ganyan palagi. Now, darating tayo, kaya kontrolin lang ng coach, kaya kontrolin ng plano, is lagi yung first turtle. Okay, first turtle guys, ang daling ganunin yan. After yan, freestyle na. Bahala na si team. Okay? Wala na implement ganyo. Coach, wala na implement ganyo. Analyst, wala na. Total freestyle na yan. Skill nyo na yung lumalabas dyan. Okay? So, sa turtle guys, sa first turtle, basically hindi lang sa first turtle, sa lahat ng turtle, lagi yung tatandaan, laging may triangle. Pag hindi triangle, square, okay? Or rectangle, plane. Imaginary yan, plane yan. Alam na yan ang team block. Nabigay ko na sa kanila, dati din sa team mo yung nabigay ko na. Imaginary yan, plane na yan. Ngayon, ito yung turtle, di ba? Sabi natin, ito yung lane.
Yun yung lane, dito yung turtle. Dito yung XP. Kasi yung first turtle lagi sa tapat ng XP. Kasi naman yun, palagi. Hindi yung pwede punta second, ay palagi. XP palagi, okay? Laging sinusundan ang panel. Okay. Pag andito na, kunyari, si panel, nag-blue. Yung ano na ito, situation na ito, si post 4, pati si post 5, sabihin natin na i-release nyo siya. I-release nyo siya. Ang kalalabasan, lagi nyo babantayan itong side na to. Para saan niya. So, lagi nandito si post 4, si post 5, andito. Triangle. Nag-guess nyo yun? Lagi kayo may imaginary triangle pagdating sa panel, post 4, post 5. Pag-take na siya, pupunta dito. So, andito na si post 5. Post 4, clearing mid pa din. Pero andito na yan. Okay. Imaginary triangle pa din yan, guys. Now, bababa si post 5. Babantayan sa... akit si post 5 dito. Akit dyan. Dito sa bush na to, di ba? May bush dyan. Riverside to, bush to. Triangle bush. Pupunta dito si post 5. Dito si post 5. Hindi pa lumalabas yung turtle. Pero natin nag-press muna si panel. Pupunta dito, blue, igagamit niyo yung gold. Andito si post 5. Andito si post 4. Sabihin natin sa try push mo or sabihin magkakasama yan. Post 4, andito si panel na sa kinukuha yung repolyo, di ba? Ay yung gold cup. Inalabasan yan, imaginary rectangle. So bakit imaginary rectangle? Kasi pwedeng humagat si post 5. Tapos bibito ng skill si post 4. Okay. Si to si panel andiyan, if ever piece, pwede kunin yung kill, pwede kunin yung kill, makakaano si gold. Pag wala to dito, si post 4, post 5, nag-rotate kasama ni panel, play safe si gold. Kahit ano mong ginagawa, play safe si gold. Tandaan niya yan. Okay, 30, play safe ka talaga. Hindi ka pwedeng umutang, hindi ka pwedeng shumatkol. Ang gagawin mo na, Tol, andito yung gold, andito din yung tank, nasa long bush. Out ako. Okay? Out ako dyan. May pangalan lahat ng bush. Nakikita niyo yung ano, dito? Yung bush dito? Sa ano? Tawag namin dyan RBM. Tawag namin sa kaliwa LBM. Yung dito naman sa tabi ng blue bar, tawag namin dyan blacklist bush. Okay, so dito, blacklist bush. Yung mga bush dito, 1, 2, 3. Dito naman, that bush. Mali eh. Oo. Dito naman, new bush. Try bush. Okay. Sa tabi ng, ano, ng blue bat. Blue bush. Ganun din, red bush, blue bush. Lahat ng yan. Okay. Kabisado yan ng team black, kabisado lahat ng team dito. Para mas madali yung shot call. Meron din kami term na sinasabi, yung iba gumagamit, yung iba hindi. Pero yung ano yung out of mana. Tol, umako. Mga simplify yan, okay? So, itong triangle positioning na to, guys, gagamitin nyo to sa turtle. Okay? Nagigets nyo naman ang ganyan, di ba? Nagigets nyo. Pwede ko na itanggalin. Ayun yung mandatory, guys. Mandatory rotation yun, triangle, imaginary triangle, square, rectangle. Okay, now, pagdating sa turtle fight, tignan natin turtle fight. Humingi kayo palagi ng triangle or rectangle or square. Tol, square tayo. Ibig sabihin nun, habang kinukuha itong turtle, pinush mo na siya dyan, nilabas mo na, andito si panel, andito din si turtle, humingi ka ng tol, triangle. Ano mangyayari doon? First turtle to, 6P, nasa bawat, di ba? Akit dito, sa may try push. Andiyan 6P, andito si tank. Bumaba si post 4, or sabi lang nag-clear kayo si post 4, andito, binigay niyo yung level 5 sa tank nyo, ay post 4, sorry. Square. Kung andito naman si post 4, yan palagi, man. Okay? Yan palagi. Hindi makakalapit yung malapit. Hindi makakalapit. Hindi makakalapit. Kasi, bakit? Pagka pumasok si kalaban sa loob, collapsable. Migrate kayo sa hero. Focus kung ano yung nasa harap. Pagka nag-oversend ng konti si balin ng kalaban, kahit i-damage niya i-XP pati ni post 5, atake yan. Post 5, pupunta sa panel ng kalaban. Post 4, triangle pa din.
hindi nawawala ang turtle. Hawak mo pa rin dapat yung turtle. Laging hawak ang turtle. Lagi kayong may vision sa turtle. Lagi kayong natingin sa turtle. Hindi mo mawawala. Okay? Lagi yan. Lagi. Saka lang pwede ito muna yung order sa boss 4, boss 5, tsaka XP kapag nakuha na sa turtle, di ba? Oo! Pero mas okay siguro ang after objective. Oo, oh, after objective. Kasi pag nakuha niyo yung turtle, ano benefits ng turtle? Shield. Level up, for sure. Or XP. Tapos gold. Pero benefits nun, kasi minsan gumagamit na kayo ng skill dito sa turtle. Pag gumamit na kayo dyan ng skill, kasi gagawin ni post 5, pati ni XP, gagamit sila ng skill para mapalayo yung kalaban. Okay? Tapos pag mamamatay na yung turtle, lalapagan net, dahil keep. Yung turtle, ilagay dito. Nandito si panel. Pinapatay yung turtle. Post 4, andito sa may bush dito. Okay? Post 5, andito sa dot bush. Boom, pangalan niya. XP, andito. Ayun tayo, square pa din, di ba? So, mangyayari nga, pag mapatay na si turtle, napag-poke na, para ma-sure ma-secure to, si post 5, lalatag ng square. Ng kahon, kay Eve. So, ibig sabihin, gumamit na ng isang ulti yung camp nyo. Minus 1 ulti. Okay? Hindi pa gumagamit yung kalaban ng ulti. Pag nakuha nyo na yung turtle, objective nakuha na, out na kayo guys. Kasi gumamit na ng skill isa sa inyo. Once nag-engage yung kalaban, lamang sila sa skill. Nakuha nyo yung objective, overall, okay na, out na. Balik sa dating rotation. Pero kapag hindi nyo nilalaman mag-ulti yung Eve, tapos meron pa, pwede yung mag-rush. Kayo, tatantayin nyo, ayun na nga, kaya kailangan nyo mag-RG kasi instinct yung nagaganap dyan. Hindi mo naman sabihin na, oh sige, clash kayo. Puno, okay pa naman yung mga ulti nyo eh. Ito ka na, tapos half health na pala si Post 5. Post 5 nyo, tapos XP nyo, boss-boss na kasi nagpag-pokal. Kahit may ulti to. Wala magagawa kalahati na. Lamang pa din yung kalaban. So magaganap dun. Out tayo. Yung 3, bayo tayo sa dating ginagawa. Yung first turtle, laging simplify yan. Laging napaplanuhan. Pero pagdating sa second turtle, eto na lang yung planning dyan. Okay? Yan palagi. Now, may situation guys. Okay? May situation. May situation palagi na bigay turtle, ipit gold. Okay? Bigay turtle, ipit gold. Tandaan nyo guys, pag lumabas yung turtle, kinukuha ng kalaban, si gold dito. Pag hindi na malang nakita ang tao dito sa turtle at nagta-turtle si kalaban, ibig sabihin, may... Nasaan kayo doon? Diba? Pag walang contest, nasa gold kayo. Andito kayo. So, anong gagawin ng gold na kalaban? Ingat. Ingat. Doon, pumunta dito sa bush niya dito or dito sa second tower niya. Sige, bigay niyo yung plaka. May turtle naman kami. Ayun, ano lang, trade lang. Pero yung mas maganda, makuha niyo yung turtle. Pero pagka nakuha niyo buong plaka niya, 100% nakuha niyo 30 or nakuha ng post 4 niyo or ng panel worthy. Same lang yun. Lalabas nun. Same lang tayo sa gold. Pero lang mga kalaban sa level. Kung kaya nyo yung i-take, pretty good. Hindi nyo kaya i-take yung lamang sa level yung kalaban, dapat nag-turtle na lang kayo. Kung mag-test na lang kayo. Laging ganun yun. Laging ganun. May napaka ML na predictable siya yung first turtle. Lago ng simula ng game hanggang first turtle, predictable talaga yung game. Okay? Next! Kasi dahil nagme-meta ng assassin. Okay? Maganda ba makita ko rin? Okay lang din. Okay? Ngayon nagme-meta ng assassin. So minsan, may gumagamit ng Hilda, mamang ilik. Since sa inyo, hindi ko muna papagamit yung ilik, mga ganun. So okay lang. Pagka pumasok yung tank na kalaban, pwede nyo bigyan. Ayos nyo yun? Pwede nyo bigyan. So yung mga pick, yung mga ganun na strategy, yung ni Hilda pick, dapat talaga may comms kayo. So ano yung magaganap dyan? Comms, palagi, okay, number one. Number two, okay. Ang gagawin nyo, may comms tayo. Number two, napakahalaga na ito, positioning.
dapat lagi kayong na-position sa tamang sitwasyon sa tamang oras. Okay? Third, ma-awareness. So, nakikita nyo ka kung ba't lugi kayo sa team lang. Ang lakas ng ma-awareness nila. Pupunta pa lang kayo nandun na sila. Alam nila yung gagawin sa bawat sitwasyon. Hindi pa yan pinakamalakas na team, ha? Mediocre pa sila. Paano pagka nakalaban kayo na malakas na team? Nakakonsure ko nakalaban na kayo sa RG. Ito comes given na yan. Kasi minsan, pag may kalaban kayong RG, minsan hindi sila wala sa panong bootcamp. So, eliminated na kagad yung comes. Saan sila nag-benefit? Hindi sa dalawa pa lang. Diyan talaga. Now, yung fourth, practice pa talaga. Kailangan nyo practice. Skill. Management. Lagi skill management. So, ano yung skill management? Kailan kayo bibitaw ng skill? Pag nag-clicker yung kalaban, tol, o nag-clicker, gantong minit. Tsaka lang siya magkaka-clicker. Nag-clear pa yung kalaban, o gantong minit, magkaka-clear pa. Dapat kabisado nyo yun. Basically, yan lang talaga yung kailangan. Kailangan nyo ito mag-practice sa RG. Okay? Kailangan nyo ito mag-practice sa RG. Pag na-practice nyo yan, ang dali na ng iba. Kasi kaya, kaya nagagawa nyo naman kahapon, pero hindi nyo lang alam na ginagawa nyo na pala. Yung score ginagawa nyo kahapon, nabubuwag lang. Dapat yung stay put lang natin doon, nag-stay put lang kayo. Misa nag-a-assign kayo, misa nag-overextend. Nawawatak yung team composition. But sa tagayang game kasi doon, pagka nag-overextend ng isa, wasak yung team composition. Diba? Pag ito, lumaling dito, wala na. Sa score naman, ganun din. Pag ito, lumaling dito, wala na. Babalik sa triangle. Hindi na makaka-adjust to. So, dapat lagi moving yan, guys. Moving talaga yan. Yung apat yung square na yan, moving yan. Pagka nag-moving square, papunta dyan, square pa rin dapat dyan. Depende na lang, sabihin natin na, pang malayuan talaga yung bitaw ni skin, pwede tayong gumawa ng rectangle. Kung kaya ni Cosper pabutin yung skin niya, papunta dito, G. Given na kung kaya lumipad, link, lipad dito. Pero kung kaya maka-out, ang benefits of out. Okay? Skill management. Pag gumamit ng ulti yung kalaban, okay? Pag gumamit pala, hindi kalaban. Pag gumamit kayo ng ulti, dalawa sa inyo gumamit ng ulti. Nage, 4v4. Ay, 4v4. Okay? 4 kayo, 4v4. Isa sa inyo gumamit ng ulti. Wala na patay. 4. Pero may half-life. Wala na kayong ulti. Wala na ulti. Ulti na lang. Pero dito, apat na ulti. Delikado to. Okay? Lalang kaya na ito lumamang papunta dito. So, pag nag-overextend kayo, dapat lagi lang siya palagi ng skill. Alam na yan ang team lock ang sabi ko na yun. Naman. Okay. So, yun yung kailangan nyo. Ang dami kong finish sa inyo na information. Ano ang pinaka-importante dyan? Ito. So, pag mag-RG kayo, ito muna. Pag na-ayos nyo na yan, kaya ito kayong sinin, one day. Positioning, mag-awareness, team management. Magagamit nyo na to. Pag nagamit nyo na to, pwede na kayo mag-focus sa mga hero nyo. Palawak hero pool. Mapapractice nyo lahat ng yan pagka meron na kayo nito. Mabibigyan ko kayo ng rotation pag meron na kayo nito. Hindi ko kayo pwede bigyan ng rotation ngayon kung hindi nyo kaya man lang gawin kong apat na to. Yes, yun. Nonsense eh. Bibigyan ko kayo ng rotation, hindi nyo pala kaya ang position na maayos, hindi nyo pala kaya tumingin ng mapa. Bumutaw yung pagbitaw nyo ng skill. Wala kayong kakalaman mo. Elements may flicker. Elements may pure buy. Yes, yun. Gano'n ba kasakit yung damage ko, hindi nyo alam. Palagi kayo matatalo dyan, guys. Lagi kayo maninibago. Lagi kayo matatalo. Kaya bukas is another day. Today, mas magaling ako sa kahapon. So, ibig sabihin, kalaban nyo ng sarili nyo. Bukas, mas magaling ako sa bukas sa ngayon ko. Sa'yo, lagi ka nagsiself-reflect. Okay? Lagi ka nagsiself-reflect. Dapat everyday gumagaling kayo. Kalaban nyo ng sarili nyo. Wala kayong kompetensya dito. Ang kalaban nyo, sarili nyo. Okay?
Yan lang. Pag hindi kayo nakapag-perform, bawal. Yan lang yun. Diba? So yun guys, grabe.